Hey, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa akin channel ng Tunay na Kritiko channel. At syempre, nakikita nyo na naman kung sino ang ating nasa screen! Walang iba kundi ang ating superhero na si Super DM. Matagal na po nilang nire-request na i-react ko ang bagong video ni Super DM. So, hindi ko po nire-react noon nung bagong labas ito. Bilang respeto po kay Super DM, binigyan ko po muna ng daan na mailabas po muna yung video niya at mapanood ng lahat. Ngayon, matagal-tagal na siyang naka-upload, so pwede na natin i-react kahit papaano. Para po mabigyan po natin siya ng daan, syempre, kailangan po mapanood po ng lahat ang kanyang main video na ito dun sa channel niya. Di ba po? Bilang respeto po. Ayun po, kaya ngayon po, i-re-react na po natin ang video na ito na bagong upload ni Super DM noon. Di ba? Ayan, nakikita nyo na naman ang cute face si Super DM! Oh yeah! Ayun, bago ko simulan, no? So, gusto ko nga palang i-shoutout ang mga kaibigan natin na sumusubaybay at nanonood sa ating channel. Yo, shoutout sa inyo! Joel TV, yon, shout out sa iyo Joel TV. Salamat sa pagsuporta at laging panonood dito sa aking channel, dito sa mga nire-react ko dito sa channel ng Tunay na Kritiko. At shout out din sa iyo Utol Hero Navales, yon, shout out din sa iyo Utol. So sa mga gusto pong magpa-shout out ay mag-leave lang po kayo dito sa comment box. Mag-comment lang po sa mga gusto pong magpa-shoutout ng mga kaibigan natin na nanonood sa ating channel at ating pong isa-shoutout sa mga susunod na video na aking ilalabas. Ayun, syempre, at suportahan po natin ang main channel po ni Super DM. Ayan, bisitahin po natin ang channel ng Super DM lagi at suportahan ng mga video niyang inilalabas at ilalabas pa lang. Yun, panoorin nyo po. So, suportahan nyo po. Ito pong video na ipapanoorin po natin ngayon, eh sana po ay i-share nyo po at i-like sa mga hindi pa nagsasubscribe kay Super DM. Ayan, share nyo po, i-like yan. So, mag-subscribe po kayo sa kanya. So, hindi po itong reaction video, kundi yung mismong video po ni Super DM doon sa channel niya. At kung gusto nyo pong mapanood ng buo itong video niya, yan, na wala pong dumadaldal na katulad ko. Ayan, wag na nating pagtagalin at simulan na natin ang another lap tripan ngayon. So, Super DM, ano pang hinihintay natin? Pasukan mo na! Kung ayaw nyo kay BBM, sino ang gusto nyo? Si Lini? Aba, ay mas nakakatakot kapag ito ang naging presidente. Mas nakakatakot kapag dilawan. Sigurado ang magiging advisor natin, mga dayuhan. Baka yung nanay nyo, gagawin pang utusan. Kung ayaw nyo kay Jimmy, sana wag na rin kayo kay Lini. Kasi alam ko walang balak to sa nuclear energy. Kapag kaganito ang nangyayari, kawawa ang mga taga-Masbate. Ayan, nuclear power plant. Ayan yung isa sa magpapababa daw ng mga ano natin, yung kuryente. Siyempre, pabor sa atin lahat yun na bumaba yung kuryente. Alam naman natin na nagtataasan ngayon lahat, di ba? Nagtataasan, lalo na yung kuryente, di ba? At kung magbababaan lahat at kung magagawa ni BBM lahat yan, naku po, Diyos ko, napakaganda at napakalaking luwag sa mga Pilipino ito. At sana magawa lahat ni BBM ng maayos ito lahat. Kasi dito sa amin, matagal na kaming uhaw sa kuryente. Itong masil ko namin, brown out na lang palagi. Kapag kaganito, buti pa wag na lang kayo magpakuryente. Para mawalan kayo ng pagkakitaan, total, nandito naman ang nuclear energy. Hintayin lang natin, darating na yan kapag ka ako ang nagsabi. Mga cover, nakita ko yung balita sa TV5. Yung si Arroyo, ginawang advisor ni BBM sa ekonomi. Tapos yung mga comment, puro mga basher, halos lahat mga basher. Ito, basahin natin. Tuturuan ka niyan kung paano mangurakot ng mas malaki. Nagpa-advise lang siya sa ekonomi, tapos sasabihin mo, tuturuan siya kung paano mangurakot ng mas malaki. Tama nga naman. Nagpa-advise lang naman siya. Nagagalit tuloy sa Super DM. Tawa mong panghusga, halatang hindi mo alam ang kanyang diskarte. Ginawa niya yon para at least mapakinabangan naman si GM eh. Ganyan katalino ang ating presidente! Ha
gusto ako sa batang to, talagang napaka-energetic eh. Dapat ito yung tinapat kay Gabalinciano. O, di ba? Nung ano, no? Kampanya ni BBM. Yeah, super DM. So what's up mga ka-over, mga ka-over? Nandito na naman si Super DM, ang Makata ng Bayan o pambansang makabayan. Ngayon may nakita ako na po sa TV5. Ito, nakita nyo rin ba to? Okay, malamang nakikita nyo kasi mayroon kayong mata eh. Nakita ko ito sa TV5. Nag-post sila. Tapos ang nakalagay dito, si BBM daw ay kinuhang advisor sa ekonomi si GMA. So anong nangyayari dito? Karamihan sa mga comment, halos lahat ng comment puro mga basher ni BBM. Kaya ang gagawin ko ngayon, itong Makata ko ngayon ay tungkol sa mga basher ni BBM. Ayan na. Ngayon, handa na ba kayo? Oo! Okay, malamang handa na kayo. Kaya nga kayo nanonood, diba? Kasi handa na kayo. Oh, diba? Pero bago natin sisimulan to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako nakipagribat para manira ng tao. Kundi gusto ko lang ipaintindi sa inyo ang totoo para hindi na tayo magkagulo. Ito mga cover para sa mga hindi updated sa social media. Basahin natin ang mga comment nila para makarelate kayo. Mayroon kasing iba na hindi updated kasi busy sa ML. Buti na lang hindi kami mahilig sa ML. Ako, hindi talaga ako mahilig sa mga online game. Hindi ako mahilig maglaro. Lahat ng laro, hindi ako mahilig. Hindi rin ako mahilig maglaro ng babae. Nasisingit pa eh. Kaya ang masasabi ko sa'yo, iba na alawi. Kapag ako ang iyong pinili, hindi ka talaga magsisisi kung ba't hindi mo ako pinili. Yes, ayan ang paborito kong tugtog ni Super DM. Shoutout sa mga basher ni BBM! Asa na kayo? Nandito na si Super DM! Ang gagaling nyo sa comment section! Pero bago kayo magbato ng opinion, pakinggan nyo muna ang aking explanation para hindi kayo magising ng afternoon! Sabi nung babae, si BBM daw ay papit ng duwende. Ah, grabe ka naman makapangusga ate! Baka hindi mo alam, Professor to ni Aquino sa ekonomi! Pag inaamon ka nito ng debate, baka yung alam mo lang kung paano mga mote. Si Jimmy, tinawag nyo pang duwende. Kung makapanglait kayo, grabe. Iyong katawan mo nga parang Coca-Cola body. Pero yung height mo parang Yakult. Coca-Cola body yung katawan parang Yakult. Ay, yung height parang Yakult. Nag-advice lang siya sa ekonomi tapos sasabihin mo, tuturuan siya kung paano mangurakot ng mas malaki. Sa ginawa mong panghuhusga, halatang hindi mo alam ang kanyang diskarte. Ginawa niya yon para at least mapakinabangan naman si GMA. Ganyan katalino ang ating presidente! Nadadala ako sa batang to, grabe. Bakit siya mangungurakot? Mayaman na siya dati. Oh, yes. Alam mo ba ang iyong pinagsasabi o sadyang nagpapadala ka lang sa haka-haka na galing sa dikta ng mahina mong kokote? Huwag kang mag-comment ang worst the puppet now! Ang bilis mong mangusga para kang just now! Baka yung utak mo ay natutunaw! Pag pinalo kita sa puwit, ikaw ay sisigaw! Kaya huwag ka na mag-comment ng puppet now! Kasi kapag nabasa ito ng mga utak muli now, baka dumami pa ang mga lutang na lugaw! So sinasabi nila na si BBM baka maging puppet, no? Pero titingin nyo ba kapag nanalo yung... Pero sa tingin nyo ba kapag nanalo yung si... No? Si Lugaw, no? Pag nanalo ba si Lugaw, sa tingin nyo ba, hindi siya magiging puppet? Siyempre, magiging puppet naman siya ng mga dilawan. Diba? Oh. Diba? Kaya mas gusto ko na si BBM.
Dahil si BBM malabo yung maging puppet, diba? No? Ang isang Marcos, hindi yan nagpapadikta. Dahil yan ay may sariling talino, may sariling galing, may sariling diskarte. Yan ang Marcos. Yeah! Tapos sabi nung isa, asan na yung proud 31 million? Ano akala mo sa amin? Papatol kami sa comment section? Nagbabasa lang kami ng comment at pinagtatawanan ng inyong question. Kasi niluloko kayo ng sarili ninyong opinion. Yeah. Ayaw namin mag-reply lalo na kapag bias ang caption. Yes. Yung mga supporters nito, mga toxic sa comment section. Walang sariling paninindigan kaya madaling nalalason. Yeah. News 5. Ah, down, down, down. Tapos sabi naman ni Janine Mendoza, ito pala yung hindi nagpapadikta. Diba, hindi naman sinasabi na magpapadikta siya sa lahat ng bagay. Siyempre, yes, matalino din ang ating Pangulo. Siyempre, yung kukunin niya lang yung mga tamang dikta, hindi niya kukunin yung mali. Kasi alam mo, ganyan talaga sa trabaho yung pagtutulungan. At least kahit may kaso si GMA, napapakinabangan niya. O, diba ganyan katalino ang ating Pangulo? Imposible naman kung siya ang magiging puppet, eh siya yung may power, eh siya yung Pangulo eh. Tama! Tama! Imposible maging puppet si BBM. Siya yung Pangulo eh. Diba? Diyos ko, kaya nga sinasabi natin may sariling talino ang Marcos. Hindi niyo mababasa lahat ng iniisip ni BBM at si BBM lang ang nakakaalam nun. At siya mismo ang gagawa nun at mararamdaman na lang natin. Hintayin na lang natin ang mga gagawin niya. Diba? Si Bisugo na naman ang nasa screen ko. What's up? Late in the evening, wondering what's close to where. Di naman nakakatawa. Da-da-da-ra-ra. Totoo ba, Guanson, na nababaliw ka na sa akin ngayon? Aminin mo, aminin mo, aminin mo. Ayaw ko marinig. Ayaw ko marinig. At isa pa ang direktor na to. Ang pangalan niya ay Mike De Leon Cono. Ang sabi niya, nakakahiya na maging Pilipino dahil sa karamihan sa mga tao ay mga bubo pumili ng ibuboto. Ay, tangina. Nako, Mike De Leon, parang napakatalino mo naman. Alam mo kasi, kayo ang mga bumulag noon sa mga tao, di ba? Ngayon nga sinasabi ko nga, hindi nyo na kayang lokohin ang mga tao. At hindi nyo na pwedeng takpan ang totoo dahil may social media na ngayon na magbubulgar na mga katotohanan. Diba? Kaya kayo nagsasalita ng ganyan kasi hindi nyo matanggap sa sarili nyo na ba bumalik ang isang Marcos uli na siyang humawak ng maganda noon sa Pilipinas. Naging disiplinado, naging mura lahat. At ngayon, magbabalik uli ang isang Marcos para lahat ng mga mali na ginawa ng dilawan ay punan uli at gawing tama ni BBM. Kayo, masyado kayong nagmamagaling. Woo! Grabe ka, Mike! Pinapatawa mo ako! Di ba mas nakakaiya kung ikaw ay Pilipino pero hindi mo ginagalang ang iyong Pangulo? Yes! Sa ginawa mo, para kang walang pangulo. Kaya umalis ka na lang dito. Hindi namin kailangan ang isang katulad mo. Pinupunan nyo si BBM, pero ang palagi nyong binabato, martial law. Kung ayaw nyo ng martial law, mas lalo na ako. Kasi kapag sila ay nag-istrikto, kawawa tayo. Yes. But remember, ignorance of the law is not excuse to no one, you know? Kaya ito ang tanong ko. Ayaw nyo ng martial law tapos naghahamon kayo ng gulo. Oh yan. Alam nyo ba kaya nagkaroon ng martial law? Kasi merong mga taong gustong manggulo. Diba? Hindi magkakaroon ng martial law kung walang taong nanggugulo. Ala nga naman papayaan.
Alam nga naman, pabayaan ng gobyerno yung mga taong nanggugulo, pabayaan na nila manggulo ng manggulo. Eh di ang magiging tanging paraan, eh martial law. Diba? Ngayon, kung ganyan na naman ang gagawin nyo, is guguluhin nyo na naman si BBM at sisirain nyo magandang diskarte ni BBM na kapag patuloy kayong manggugulo ng manggugulo, eh baka magkaroon na naman ang martial law. Pero hindi na gagawin ni BBM yon at hindi niya gagawin yon. Malamang hindi niya gagawin yon. At ayaw ni BBM na mahirapan ang bawat Pilipino. Kaya nga gumagawa si BBM ng paraan para umangat tayong mga Pilipino, umangat ang pamumuhay natin at maging maalwal tayong lahat. Diba? Tapos hindi niya nagagawin yan na alam niyang makakapagpahirap sa mga Pilipino. Talagang tong mga pinklawan. Kung walang gulo, walang martial law. Tama! Kung ayaw nyo kay BBM, sino ang gusto nyo? Si Lini? Baka ay mas nakakatakot kapag ito ang naging presidente. Mas nakakatakot kapag dilawan. Sigurado ang magiging adviser natin, mga dayuhan. Baka yung nanay nyo gagawin pang utusan. Mga ka-over, walang imposible sa Uniteam. Ang bayan ay sama-sama nating paunlarin. Yes. Sumabay lang sa agos ni BBM. Yes. At syempre, makinig din kayo kay Super DM. Kung ayaw nyo kay GME, sana wag na rin kayo kay Lini. Kasi alam ko walang balak to sa nuclear energy. Kapag ka ganito ang nangyayari, kawawa ang mga taga-Masbate. Kasi dito sa amin, matagal na kaming uhaw sa kuryente. Ayun. Teka, teka, Super DM. Tanong ko lang, ha? Motor mo ba yung nasa likod mo? Ay, tamang stroll ka ngayon dyan, Super DM, ha? Itong masilko namin, burn out na lang palagi. Ah, kapag ka ganito, buti pa wag na lang kayo magpakuryente. Para mawalan kayo ng pagkakitaan, total, nandito naman ang nuclear energy. Hintayin lang natin, darating na yan kapag ka ako ang nagsabi. Pasensya ka na, Madam Lini, sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Hindi ko naman intensyon na saktan ang damdamin mo. Ginawa ko lang yon para ipagtanggol ang bayang ito. Kaya pakiusap ko sa'yo, ma'am, makiisa ka na sa pagbabago. Para ang Pilipinas ay magiging maganda tulad mo. Ay, yung tuktok na lawa! Oh. Kapag hindi ta... Alam mo, natatay. Ayun, nagkakaisa. Kawawa ang ating bansa. Para tayong sinindihan na kandila na habang tinatanaw natin ang panibagong umaga, unti-unti namang natutunaw ang ating pag-asa. Imbis na maiyak ako, natatawa. Bloopers ulit. So ngayon mga ka-over, mapapansin nyo, iba na naman ang brak-brak-ra. So ngayon mga ka-over, mapapansin nyo, iba na naman ang background ko ngayon. Yeah. Kasi lumipat ako dito, kasi doon mainit na. Mahirap kasi kapag mainit. Umiitim yung mukha ko kasi yung camera ko low quality. Hindi lumalaban sa araw. Kaya ako lumipat dito, gusto ko hindi mainit. Kasi kapag mainit, nangingitim ako. Nagtataka tuloy ang mga chicks sa amin. Sabi nila sa akin sa personal, ba't ka pangit sa video? Tapos sa personal, ang pugi ko daw. Kaya pala ako pangit sa camera, kasi kapag mainit, umiitim yung mukha ko. Kapag sa personal daw, gwapo daw ako. Yes, totoo yan! So, dito na lang sa hindi mainit, kasi medyo makikita ang ating kagwapo. Pasensya na mga ka-over, hindi ko na lang pipilitin kasi hindi na talaga kaya, madilim na. Mahirap kasi kapag madilim ang video, pangit panoorin, hindi makikita ang aking kagwapo. Maraming salamat sa mga nag-send ng star sa akin. Kahit sa kunting halaga, malaking tulong na yon para sa akin. Kasi alam mo naman,
malayo yung pagpupusanan ko ng video. Tapos dito sa amin, hindi pwedeng mag-post ng video. Mayroon tayong piso wifi pero hindi kaya sa YouTube. Sobrang hina. So, yun, no? So, what's up, mga ka-over? Please subscribe to my YouTube channel! Subscribe. Ay, hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo, pero sana maawa naman kayo. Tuloy-tuloy tayo! Hindi tayo titigil para sa bayan to ang ginagawa natin. Yes. Hintayin nyo ang pagbabalik ko! I shall return! Hasta la vista, baby! Yeah! Ayun, at ating natunghayaan ng isang lap trip na video na nagmula kay Super DM. Sa mga gustong mapanood ng buo itong videong ito, ay pumunta po kayo sa YouTube channel ni Super DM at ilalagay ko sa description box ang videong ito. Pag-click nyo, pakakapasok na kayo doon sa channel ni Super DM at mapapanood nyo itong videong ito. Ayan, at i-share nyo na rin ang videong ito, ha? Ayun, at mapapanood nyo ang video ni Super DM ng buo. Ayan, na walang dumadaldal na katulad ko. Ayun, nakaka-lap trip talaga tong batang to. At ayun, deserve mo lahat ng nakukuha mo, Super DM. Saludo sa iyo. Ayan, and once again, I'm BT, and I'm out. Peace!